Hello guys, kailangan malinis natin uli ang ating chain. Dito tayo ngayon sa basement, ground floor, kasama ko ng aking partner. Nalilinisan namin. Hi ka dyan, mag-hi ka. Hi guys. Linisan natin tong chain ng aking Repsol Honda. Si Tisoy Kawasaki. Oh my God! Wow! Di marumi na yung aking chain, kaya kailangan malinisan na. Ito, naumpisan na namin kanina. Ayun. Okay. Video yung kaya kita habang nagsasaligan, tapos paliwanag yung... Pwede rin. Sige. Di, okay lang. Hindi na to siguro. Ito, ang gamit natin na panglinis ay napakasimple lang. Gas at saka itong Motul MC Care C2. No! God, please, no! 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 So, sana natin. No! I-apply lang natin ng gas para matanggal yung mga kumapit na dumi. Tapos babrasin lang natin para at least matanggal. Kita natin na nahuhulog na yung mga itim-itim dyan. Ganun lang po mag-linis. Ito second time na nilinisan namin itong chain ng aking Honda Repsol. Susunod natin mamaya, yun, dadagdagan ko ng lubricant itong si Tisoy. Aking si Tisoy Kawasaki Vulcan S. At is kalilinis lang namin kanina, kaya madadagdagan ko lang ang konti pang lubricant para mas maganda. Amazing! Ganyan lang po ang matanggal ng dumi. Ayan, grabe. Grabing itim na itim na. Tagal na hindi nalinisan, kaya kailangan nahuhulog na yung mga inalawang na. Tapos namin linisan, sabay karwas na rin para at least malinis na malinis. Mano muna ang pagkakarwas namin. Hintayin natin yung susunod kong video, yung i-deliver na pressure washer na cordless. Ayun ang gagamitin namin pang karwas na para at least mas mabilis, mas effective na mahugasan lahat yung dumidon sa under chassis na. Thank you.
mo eh, mabango yung binigay ni Tuto.
na, sobra na. Malinis na. Malinis na yung chain ng ating Vulcan S. Sa tagal na hindi nalinisan, kaya ito. Pero mga is, ito pa ano nalinisan. Oh man. Yan, yeah, sir. Hindi kita rin po. Oh, sir. Okay na, sir. Okay, guys. Tapos na tayong linis ng chain sa susunod na buwan ulit.